Hello guys, good evening mga sir. Meron akong tutorial ngayon. Isang DIY amplifier. Gamit lamang ang isang C5198, isang 1K resistor, isang 10UF capacitor. Pwedeng gumamit ng 16 volts 10UF, 25 volts 10UF. Pero ang gamit ko dito is 25 volts 10UF. Pwede gumamit ng power bank or cellphone charger. So, gusto mo portable, pwede kang gumamit ng isang power bank. Or kapag fake yung power bank mo, tanggalin mo yung dummy na battery sa loob, pwede mo na rin to ipasok yung circuit na to, ipasok doon sa loob ng power bank. Kasi maraming power bank ngayon na fake. Ang gamit ay dummy battery. Yung battery na laman ay buhangin. Pwede natin ipasokin dyan. Pero ito naman, hindi ko naman sinabing orig to, pero nakita ko sa loob, puro good 5 pieces, 3.7 volts battery, kaya hindi ko na siya backlasin. And then, ano ko ditong speaker. So, pwede tayong gumamit ng kahit anong speaker from 3 watts to 30 watts. So, ang ginamit ko dito, 30 watts. Ito lang kasi ang nakita kong speaker dito sa shop na medyo maganda-ganda ang tunog. 30 watts. Tapos, itong 30 watts din. So, may gamit lang siyang capacitor para maging tweeter lang yung function niya. Tapos, ito namang 3.5 mm na baby jack, pwede ito sa mga sira nyong, pwede kumuha sa mga sira nyong headphone. So, dahil stereo ito, dalawang wire lang ginamit ko as mono. So, pakinggan nyo muna. Tapos, saka ako ipapakita kung paano paggawa. Heat sensitivity can get worse. Don't ignore it. Use Sensodyne. So, bali ang parts list niya. Isang C5198, isang 10UF capacitor, isang resistor, 3 pesos, 1 peso, 60 pesos, tapos yung 3.5 mm na jack, pwede galing sa mga sira yung headphone. Tapos, ito namang, pwede galing sa mga luma yung charger o luma yung power bank. Tapos, ito naman, diba, galing sa sira yung TV. So, may mini audio system ka na sa loob ng kwarto mo. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ito yung ginawa. So, ito ang mga basic na kailangan. Isang C5198, max output nito nasa 75 watts. So, sabihin natin gamit siya ng 50%. Meron tayo dito makuha up to
35 watts. Kaya pag nilagyan natin siya ng 30 watts na speaker, medyo kayang-kaya naman niya, yan. Meron tayong capacitor, 25 volts, 10UF, 1K resistor, 3.5mm jack, BB jack, pwedeng USB cable para sa power bank, or halimbawa gusto mong naka-plug for continuous using, pwede kayo gumamit ng cellphone charger. So dahil gusto ko medyo portable, gumamit ako ng power bank. So magsisimula tayo maghinang. Yung resistor, ang hinang niya is 1, pin 2, lagyan mo natin ng LED para mas madali. Ang hinang niya in, ng resistor ay pin 1 at saka pin 2. Yung capacitor, input capacitor natin, pin 1 yung negative niya, negative side. Ang negative side, ito yung may kulay puti. Once may kulay puti, that's negative side. So, tapos, itong 3.5mm na jack natin. Ito, stereo kasi ito. So, mono lang gagamitin natin. Yung isang wire lang. Kung gusto mong gumawa ng stereo din, gumamit ka ng dalawang NPN na transistor, like C598. Pero ano lang to, mono, isang wire lang connection ang gamitin natin. So ang ground nasa pin 3, ground ng audio input natin. Tapos dito na tayo sa yung negative ng speaker wire, connect natin sa pin 2. So, ayan, nakabit na yung ground ng speaker wire. Double check. So, black is ground, negative, brown is positive. Yung brown na positive, i-connect natin sa positive ng power supply natin. Halimbawa, power bank or cellphone charger. Natin ikakabit yung positive ng speaker sa positive din ng supply natin. Minig, kulang sa kape o alam nyo na. Okay. Yung negative, lalagay din natin sa negative ng audio jack sa pin 3. Sa negative ng audio input. Mainit, kaping mainit. So, basic lang. Yan, tapos na. 1K resistor, 1 capacitor, audio jack, plug in na natin. This is 1, 2, 3. Okay. Ngayon, cellphone na lang.
Ayan mga sir, sana may nakuha kayong idea kung paano magumawa ng sarili ninyong mini sound sa pang kwarto lang. Na pwede mo pang music, halimbawa, kung may sira yung sound ng TV nyo, pwede ito magagamit. Or pwede yung pang music-music lang talaga sa cellphone. Halimbawa, pag may, alam mo na, chat-chat ng konti, may pang tugtog naman para kahit paano hindi boring. Okay guys, sa mga bago sa channel ko, pwede paki-like naman ang button. Hindi ako namimilit ng subscribers. Simple like lang, tapos comment kung meron kayong mga gusto nating i-discuss bagong tutorial. Pwede niyo kayong mag-request sa akin. Okay guys, God bless. Thank you.